Welcome back. And ito po sa video na to, this time ito na po ay lulutuin na po natin yung giamat na pinaalsa natin kanina yung harina. And this is the harina. And actually, nakapag-umpisa na po ako. So ngayon, i-review ko na naman sa inyo kung paano siya kukulmahin, pipretuhin. Yan, hindi na masyado maraming mantika. Okay lang siya. And we had may water tayo dito para hindi didikit yung harina sa kutsara pagkulma natin. So, gonna start. Ayan, kukuha tayo ng harina dito. Ito yung kanina yung minasa natin kanang umaga. And ganituin natin siya to form a circle chart. And ilagay natin siya dito sa mantika. And see guys, the fire. Ayan, ganyan. Mahina lang po ang apoy. Kasi naglalagay ka din mahina din para hindi siya masunog yung mga nauna mo nang nilagay. Lagay mo yung kutsara dito oh, kasi nadikit. Lagay mo siya sa tubig. Ganyan. See? Yehey! Circle siya. So, ito na. Hi, wait, asa na ako? Ayan, ganito lang po siya guys. Kadali. Magpo-form ka lang ng circle. Pas, pag nadikit na yung harina sa kutsara, ulit ka ulit ilagay mo dun sa tubig. Kung saan mo dun. Huwag mo na siyang galawin. Total, mahina naman ang apoy mo. Ito, it takes time. Sa apoy na yan, it really takes time. Nag-umpisa ko 4:30. Ngayon, anong oras na? 5:30 na yata. Nakatapos na ako ng isang oras and marami pa siya. So, pag nagmamadali naman kayo, okay din naman. Huwag lang masyadong malakas yung apoy. Basta tama-tama lang. Pero ito, ito na yung hindi ako nagmamadali. Pero pag nagmamadali ako, medyo konting lakas pa dyan. Pero ngayon nga, okay na yun. Ganyan ang tama. So, ito na. Huwag naman masyadong marami ang ilagay. Isa lang. Ganyan lang. Okay na to. And, antayin lang natin siya konti. Ayan, see mo dito, Besh, yung ano natin. Dito sa ano. Ang ganda ng kawali namin. Ayan. So, maya-maya, atin po yan siyang babaliktarin. Ayan po yung rocks ko. Babaliktarin natin siya mamaya pag medyo ma-brown na siya. So, ganito po siya. So, until na, pag nabaliktad nyo na po, halo na lang kayo ng halo. And, pagkatapos mag-golden brown, ito na po yung finish product. Yan. Yan yung gemat. Ready na yan. Ilalagyan na lang natin yan sa bowl at lalagyan ng honey sauce. Chart. Condensed milk din. Pwede din. Ayan ito. Babalikta rin na natin siya. Para sa another side. Yan. So, ganun lang po yung paggawa ko. How do I make the gemat balls? Ayan. Ganyan lang po. Babalikta rin lang natin siya. And, halo lang po ng halo. Walang tigil sa halo para hindi siya masunog yung kabilang part. Kailangan pantay yung brown. And, pag na-brown na siya, golden brown na, ito na yung kinalabasan na. And, finish na. Ayan, thank you! Ayan po ang episode natin sa Giamat Balls ng Aramic Recipe. Don't forget to subscribe, Rebecca Salico po, and view my videos to support. And thank you. Bye.